What's up, guys? Atin nyo naman, sasakyan ako. Well, kasi nga is this is gonna be a, hindi ko na kung new vlog or part ng vlog or some short vlog. Pero nga, pumunta kami dentist. Kasi yung nanay ko magpapanood ng wisdom tooth. Hindi magpapalinis na rin. Eh, syempre, sinaman na rin ako. Kasi mula bata, hindi pa ako nagpapalinis ng ngipin. And then, as you can see, magpapakabit ako ng ngipin. Una yung mini is to. Kita nyo yan? Ready, pantay? Sabihin ko na lang pag-uwi sa inyo sa bahay. Pag naka-uwi na kami, like, tapos na lahat. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung kwento, kung ba't ganun yung ngipin ko. Ewan ko lang kung napapansin nyo sa mga record ko. Ewan ko kung napapakita ko yung ngipin ko dun. So, yun nga, ipapanawanag ko mamaya. And then, pupunta kami sa Cavite. Kasi dun lang yung parang, okay lang yung parang, ano, dentist. Oo, dun kami. Pero hindi ko mas sigurado na mabibidyo ko. Dahil alam nyo naman ako, hindi mahihain pa rin ako pagbibidyo sa labas. Pero I think, baka pagdating ko sa loob ng dentist, di ba pala si dentist lang naman, di mo na naman kasama. Kailan nung dentista. One on one kayo sa loob. Parang ganun. So, yun. Titignan natin. Papalinis na ako, tsaka papaka ako nung gagawa ng paraan kung paano maano yung ngipin ko. Mabuo. Kumbaga, ganun. So, yun guys. This is outfit. Tama ko. Parang taba ko pa din. Nangya. So, yun guys. Guys, nandito na kami. Eh, dental clinic ata. Sige na, guys. Sabi ba? Oo, doon sa ano. Mamaya kaya pa exit na. Kung medyo makikita ko, sobrang dumi po talaga. Pahinom ikaw kayo ng apat na amoksisiling. Then yun lang po, wala namang continuation. Prophylactic lang yung kailangan. Kasi insulin dependent din ako, diabetic. Okay. Pride po kasi ang infection. Kasi po, dito sa, kaya di ba meron kayong catapres? O yung aspirin. Dito nilalagay yan kasi diretso sa puso yun. Yun po yun. So kung may infection ka na dito, diretso rin sa puso. So yun ha. Yun po yun. Dali lang mo ha. Disinfect lang tayo para safe po. Pinapaliwanag na hindi mabubunod doon si mama and then malala yung wisdom to. Ano? Ayun, nakita niya mo. Chinin like a villain. Walang mong pasyente. Maingat dito. Kwentuhan na lang tayo pagbalik ko pag-uwi ko. Siyempre, magbibidyo pa rin. Pero kumaya, kwentuhan pa rin. Pag-uwi ko sa bahay.
3 days po. Papahinga po kayo kasi yung nakahinga, nag-holiwi kasi may sugat po kayo. Bawal po magpasugat na may... Ano siya? Yung bago po. Oh, before holiwi, pwede po. Holiwi Tuesday yun. Na rin kami. Ay, naku, naku-uwi na rin. Ayan guys, wait lang. Bibis ko na ako yung mamaya. Parang air ko na. Puso tayo. Ay, 200. So, guys, nandito na ako sa bahay. So, yun nga, ipakwentuhan natin kung ano yung nangyari. Sabi ko, di ba? First, ano bang meron sa ngipin ko? Nakita niya man. Hindi siya pantay, di ba? May bukod. Ito yung kwento dyan. Nung bata pa ako, di ba? Eh, mahilig ako sa kanta ni Michael Jackson. Lahat ng kanta niya gusto ko. Siyempre, sinasayawan ko yun, di ba? Alam naman tayo pag bata tayo eh. And at that point, may one day doon na sumasayawan ko. And then, nabasag itong ngipin ko sa tights. Yes, hindi sa table, sa sahig talaga mismo, sa sahig talaga. Like, gumanan talaga. And then, ito niya, resulta. At that time, ano yan eh, tumutubo pa lang siya kasi nga, di ba, nabungi. So, tumutubo siya. Like, talaga, ito na yung final piece para mabuo na yung lahat ng ngipin ko. But, dahil nga sa aksidente yun, ayun. Eh, nagkagalita na yung ngipin ko. And then, after nun, eh, syempre, hanggang ngayon, na 2022, is hindi pa ako nagpapalinis ng ngipin. So, ngayon, pumunta kami noon, meron kami na pagkakataon, is noon nagpubulot si mama, so sumama na lang para magpalinis kasi nga, first time ako papalinis. Hindi, pagpunta ko doon, is nagpalinis ako. Nagulat yung, sabi din ng dentist doon is, hindi naman, una sabi niya, tinignan niya, kala niya patay. Sabi niya parang patay daw, parang root canal daw, root canal ata, sabi niya. Sa mga dentista, sa mga nakaranas ng dentista, alam niyo yun. I hope naiintindihan niyo. Yun nga, root canal daw. Kasi daw, parang sungi. Parang patay daw kasi maitim-itim daw yun dito. So, ang ginawa, yun. Pagpasok ko sa loob ng para i-dentist, kasi cleaning na ako eh. Cleaning na yung ginawa sa akin. Which is, yun, cleaning lang, palinis. Kasi nga, matagal na ako hindi nakalilinisan. Kahit sumira pa nung bata pa ako, wala talaga. So yun, nilinisan ako. Ito nga pala yung picture, kung nakita nyo sa inyo screen. Yan yung picture ng nung nasa loob ako. And then yung nilinisan ako. Sorry, wala siyang video kasi mahanap ko siya ng video. Pero, nakahiga na ako. Alam mo yung kung gumalaw-galaw kasi nga first time ko. Malay mo, like, huwag kang gumalaw. Nag-ano ako sa ngipin mo. Parang ganun. Tumitingin ako ng gano'n sa cellphone ko, hindi ko mahanap yung video. So ang ginagawa ko una, tinatap-tap ko lang yung CP ko kung saan yung button ng picture. Bahala na ko saan. First time is ganun pala yung ramdam na parang may ginagrind sa ngipin. Ito pala nilinis dyan, itong gilid-gilid. Kaya makita nyo man, ang linis ng gilid-gilid ko. Linis. Tapos yung dumura ko ng dugo. Siyempre, kasi lahat inaanin. Talagang lahat kinis-kiss niya. And then, yun nga, tumatasik yung tubig. Kasi may tubig siyang halo. Kasi yun, lumumumbong. Yun. Maganda na experience. Tapos may camera. Nakikita ko yung ngipin ko. Nung may pinasak sa ngipin ko. Hindi nakikita ko sa monitor yung loob ng ngipin ko. So yun yung so, experience. But, sabi is, kung gusto ko rin ipabuo, pwede ko rin ipabuo ito or pwede ko rin ito ipaduktong. Pero ang gagawin daw muna is, need ko siya ipabrace. Para yung ngipin daw kasi, yung sa akin daw kasi, diretso.
eh dapat yung ilalim niya dapat mas nakaganon yan. Ewan ko, hindi ko na masyadong naalala yung sabi ng dentista sa amin. Kailangan is ano, mapantay ata. Kailangan yung ilalim, may paghahanapan dapat. Mas mauuna yung ilalim. Dapat parang i-cover niya yung una, yung taas. Parang ganyan. Ito yung ngipin mo ng bottom, ito yung ngipin mo ng taas. Dapat ganyan. Eh sa akin daw kasi ganyan. Diretso. Ganun daw. So kailangan daw is yung may paghahanapan ng yung ilalim ng ngipin ko dapat maka-cover yung taas. Ewan ko ha, ilan yung describe ko na parang yun din na yung sabi niya. Kasi yung video nun eh. Marami siya na-explain sa amin tungkol dyan. Kasi nga syempre, first time na pumunta, so lahat na. So ngayon, ang gagawin is magpapabrace ako. Tapos ang sunod nun is ipapajacket na. Ayun na sabi. Ipapajacket na. Ibig sabihin is nga, yun nga, nandalagdagan to. Para, kailangan mo na pagpantayin ng braces. Yun ang sabi sa amin. Pero, as of now, hindi ko pa namin alam kung kailan kami magpapabrace. Pero, syempre, is, yun nga, pinaplano na magpapabrace ako. Gusto ko rin matry. Magpapabrace ako. So, yun guys, yun lang yun ako. And, nakalabas na ako ulit. Yun nga, first experience sa dentista. So, medyo ano lang tong vlog na to. So yun guys, again, munti kang makalimutan, yung nililinis ng dentista yung ngipin ko, nagulat siya kasi sabi niya, naalala ko may sabi niya, sigurado ako mga first time mo lang magpa-dentist. Syempre ako nakakalala ako eh, so sabi niya, himala ha, surprise, parang nagulat siya kasi wala daw sira, wala daw, konti na doon yung dumi, kaya ang bilis nga na ano ko eh. Ang bilis nung linis sa akin kumpara kay sa papa ko at sa nanay ko. So yun ganun. Plus 800 lang yung bayad sa akin. 800 lang sa akin kasi malinis. Malinis daw talaga. Gulat nga to siya bakit first time. First time ko talaga. First time ko. So guys, maraming salamat sa panonood and I hope na na-enjoy mo tong vlog na to. First time sa dentist. And subscribe ko na sa channel ko. And syempre, huwag mo kalimutan pinutin yung notification bell para ma-notify guys sa mga in-upload kong video. And guys, see you guys in my next vlog or video. Yeah guys, bye. Peace.